Tapos yung skeleton ng bubong namin ay simple lang. Angle bar lang din siya na nakaganyan. Hello guys, magandang araw. Recap tayo no, nung nakaraang video. Ang ginawa ko yung sa part 1, ang sinabi ko doon ay yung about sa pundasyon at sa flooring ng aking bahay. Nakalimutan kong sabihin ang size ng footing at saka ng beam kasi yun ang nasa ilalim, nawala sa isip ko yun. So ang size niya ay, ang footing ay 24 by 24 inches yung square niya, tapos yung lalim niya ay 8 inches, tapos yung beam na ginawa namin 8 inches yung kapal, tapos yung lalim niya ay 16 inches. So 8 sa taas, pababa 16 inches. Tapos yung bakan na ginagamit namin 12 mm na kabilya. So yan yung nakalimutan kong sabihin nung nakaraan kong video guys. So ngayon, balik tayo sa ating video ngayon. Ang topic ko naman ngayon ay yung about sa haligi ng bahay ko. Anim ang haligi ng bahay ko. Gaya ng sinabi ko nung nakaraan, ang size nito ay 10 feet by 25 feet. So anim na haligi, dalawa sa gitna. Ang haligi na ginamit namin ay bakal, yung tubo na makapal. Hindi ko alam kung ilang millimeter ang kapal nun, pero malaki siya na tubo. 3 inches ang diameter niya. Ang ginawa namin, nilagyan namin siya ng plate na square, 8x8 na plate. Siguro ang kapal ng plate na ginawa namin ay nasa 1.5 inch. Tapos doon namin nilagay sa doon sa pundasyon. Tapos saka namin siya winilding doon. So yan ang process namin. After nung na-welding na siya, pinaikutan namin ng trusses. Yung trusses na ginamit namin ay angle bar na 1 inch. Pero makapal siya na angle bar. Ewan ko kung makita nyo dyan sa picture na yan, makapal siya. Kami-kami lang ang gumawa nun, yung mga friend ko, gumastos lang ako ng konti kasi 500 lang ang singil na sa isang araw kasi mga friend ko nga yung gumawa. Meron ding sa gitna na nakalagay, sa dalawang haligi na nasa gitna, meron ding nakalagay na trusses papunta sa kabila. So, kung nakikita nyo dyan sa picture, maraming trusses na ginawa. Tubo na ginamit ay talagang makapal. At first, ang naisip ko yung tubo ay maliit. Pero nung nilagyan na siya ng pader, tumibay na siya. Kasi yung pagkalagay ng tatay ko ng pader ay kada isang pile ng hollow block, meron na naman kabilya na ilagay. Pile ng hollow block, kabilya na naman. So matibay siya. Tapos nung sa second floor na, dito sa may roof na banda, dito sa taas, ang pinalibot namin dyan ay hindi na trusses kasi mabigat na masyado. Square tube naman ang ginamit namin dyan. Kung nakikita nyo yan, square tube yan. Tapos, ang ginamit namin na pinaka-skeleton dito sa taas ay C-par lens na. 2x4 na C-par lens ang ginamit namin dito sa taas. Tapos naglagay din kami ng square tube dito sa pinakagitna ng kisame. Para pag nagkabit ng kisame, hindi mahirap kasi mayroon siyang dito sa gitna, dito square tube. Tapos yung skeleton ng bubong namin ay simple lang. Angle bar lang din siya na nakaganyan. Hindi ko maano kung ilang angle bar ang nilagay. Pero nung nakita ko yung pagkagawa ng roofing dito, yung skeleton ng roof, angle bar lang yon. Papakita ko na lang sa picture kung meron ako. So susunod ko na video guys, itatackle ko naman ay kung paano nagpader dito sa first floor. Paano nagawa yon? Ano ang proseso na ginawa? Yun ang sa susunod nating video na itatackle. So hanggang dyan guys, hanggang dyan muna. Hintay lang kayo sa next na video na aking i-upload. Yun ay siguro pader naman ang aking itatackle about
about dyan sa pader ko sa first floor. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, ay mag-hit kayo ng like. At sana ay naging informative ito sa inyo. At ingay talaga ng manok. Makakuha kayo ng idea kung paano gumawa ng inyong sariling bahay. At kung may mga tanong kayo, magtanong lang kayo dyan sa comment section sa baba. Sana ay nagustuhan nyo at naging informative. Hanggang sa susunod kong video, guys. Thanks for watching.